bata pa ay mahilig na talagang magdibuho ang Filipino comics illustrator na si Edison M. Capilli. At naging instrumento niya sa kanyang pag-entra sa comics ang kanyang kapwa Tarlakeño na si Dilando Niño at kapatid ng international comics illustrator na si Alex Niño. Dahil dito, hindi katakataka na sa mga Niño rin humugot ng kanyang impluensya sa pagdidibuho si Edison Capilli. Ganun man sa maikling panahon, na-develop din niya ang kanyang sariling estilo sa pagguhit. Noong taong 1968 siya nagsimulang gumuhit sa comics, kung saan nabigyan siya ng break sa Ball Publication at nalathala ito sa True Confession na pinamamatdugutan ni Tony Pontanares. Mga short stories ang kanyang idinidibuho noon. Since then, naging contributor na si Edison Capilli sa iba't ibang comics publication. Isa sa early illustration niya ang nalathala sa Che Wakasan Comics at naiguhit niya dito ang kwentong Laway ni Lito Aragon. Nagdibuho rin siya sa Gold Star Publication at dito naman siya nabigyan ng break na iguhit ang nobelang Narda Electrica na sinulat ni Marcelo B. Isidro noong 1970s. Dahil dito, napili si Edison Capilli ni Mars Rabelo na gumuhit sa RAR Publication. Sa Campeon Comics niya nakatandem si Nem O. Crisostomo sa kwento nitong Mahiwagang Kabayo at sa nobela nitong Big Boy Braganza, Hayop sa Hardcore. Nakatrabaho rin niya dito si Renato Mendoza kung saan siya ang gumuhit ng nobela nitong Jimbo, Anak ng Bakulaw. Ang comics character na originally ay kinatha ni Rick M. Torres na Dick Garbo at sa PK ay nalathala noong 1965 ay nalipat sa RAR Publication. Dito ay nakatandem ni Edison Capilli si Lito Erinco na siyang nagpatuloy magsulat ng sering ito na Dick Garbo Super Detective at ang sequel nito na Dick Garbo and the Bloody Twins. Nalathala ito sa Campeon Comics noong 1977. Marami pang nobelang naiguhit si Edison Capilli. Nakatandem niya si Mars Ravelo sa nobela nitong Anak ni Buma. Si Ramon Marcelino ay nakatandem niya sa Bernardo Capre. Si Daddy S. Gomez using pseudonym DG Salonga ay nakatandem niya sa nobelang Hahanap-harapin pa rin kita. Si Danny Marquez ay nakatandem niya sa nobelang Anino, Kamandag ng Dilim. Si Mercy Rigorlusa ay nakatrabaho naman niya sa nobela nitong Lumayo Ka Kasalanan. Maging si Cora Torrente ay nakatandem din ni Edison Capilli sa nobelang Babae, Bakit Ka Nasa Dilim. Si Orlan Ilagan ay sa serye nitong Horror Stories. Si Ray Parley Santos ay sa serye niyang Mga Taghoy ng Kaluluwang Ligaw at marami pang iba. Memorable din sa akin ang comics illustrator na si Edison Capilli dahil siya ang nagdibuho ng kauna-unahan kong sinulat na kwento sa comics na nalathala sa mga pahina ng Extra Special Comics ng Atlas Publication at may titulong Saranggola. Siya rin ang gumuhit ng love story kong Napapagod Din ang Puso sa True Horoscope Stories at sa Kim na sa Junggaro Pocket Comics naman na Limbag. Marami rin akong sinulat na kwento sa GASI o Graphic Art Service na siya ang nakatandem ko. Sa Fantasia Comics ay iginuit niya ang mga kwento kong Dating Buhay, Isang Kumpas, Paghihintay, Pinagmulan at iba pa. Sa Halimaw Comics naman ay nakatandem ko siya sa mga kwento kong Babala ng White Lady, Kamatayan ng Halimaw at iba pa. Iginuit din niya ang kwento kong Kurot sa Puso na sa Love Life Comics naman na Limbag. Noong year 2000, inilathala ng Solid Gold Publication ang kanilang Dragnet Comics. Dito ay nakatandem ko si Edison Capilli sa mga sinulat kong legal stories. Ilan dito ang Epektibong Sandata, Estapa, Modus Operandi, Self-Defense, Stampede at iba pa. Ang iba pang comics writer na nakatandem ni Edison Capilli ay sina Jerry Harapa sa kwentong Ang Kalaguyo ni Divina at Ang Padala. Si Eli Bernardino ay nakatandem niya sa
Anday ng Buhay Ko, si June De Leon ay sa awit ni Rosemary, si Francisco Trinidad ay sa Batas ng Buhay, si Preciosa Reles sa Batungaba ang Puso, si Ding Valle ay nakatandem niya sa Corrida de Toro, si Jaime Mendiola Ramos sa Endangered Species, si Rodelio Ambrosio ay nakatandem niya sa Ginoong Alfonso Madlangawa, Moralista. Si Name O. Crisostomo ay sa Kalawang sa Bakal, si Del Cielo sa kwento nitong Kapag May Sinundo, May Matutumbok, si Leslie Gonzalez sa Karma, si Divina Manghas sa kwento nitong Kung Malayo Ka Man, si Mandigar Alsula ay sa Kuskus Piga, si Danny Marquez ay sa Maling Akala, si Permin Salvador ay nakatandem niya sa kwento nitong Nakakagilty, si Arnold Baniel ay sa Narian Ka Lang Pala, si Isidore Ray Avila ay nakatandem niya sa Panaginip Nga Kaya, si Gaspar San Diego ay sa Protector of Justice, si Bobby B. Villagracia sa kwento nitong Ibabaw ng Daigdig, si Benji Valerio na may pseudonym na Martes Armero ay nakatandem niya sa kwento nitong The Homecoming at marami pang iba. Huli kong nakita at nakausap si Edison Capili sa loob ng Gasi Compound noong early 2000, kung saan isa-isa nang nangangawala ang mga comics title sa circulation at palubog na ang comics industry. Dito ay ipinahayag niya sa akin ang labis niyang kalungkutan sa nagiging kaganapan sa comics industry. Siya si Edison M. Capili, Filipino comics illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.